Hello po, good evening po sa lahat. May Good tanong evening. po ako kasi narinig ko ito yung tungkol sa ano sa Latin. Dati daw siyang pari tapos naging albularyo siya. Hindi ko lang i-mention yung pangalan niya. Ang sabi niya daw, kung totoo ba ito, kung bakit daw ang Latin secret language daw ng ano kasi nung panahon daw ni Nero, pinapatay daw yung mga Katolik. Kaya humingi, meron daw humingi ng ano na, ano bang dapat natin gawin para matuloy yung prayer natin. Kasi yung mga ano daw noon, pag nag-ano sila, nagdadasal sila, o nag-ano sila, nagsisimba, or ano, pinapatay daw yun sila, yung mga Katolik noon. Or yun na yung religion mula pa kaya noon, yun ang sabi niya. Kaya daw, ang sabi niya, ewan ko kung sinong nagpinto din sa kanya, meron daw nagpinto sa kanya na, kaya daw na ano itong language na Latin, dahil daw para secret language daw ng ano, hindi maintindihan daw. Yung panahon ni Nero, pinapapatay daw yung mga ano. Tapos, kaya gumawa daw ng ano na may nagpadala daw na ito yung gawin, mag ano, yung Latin yung gamitin na language para secret language daw sa ano, sa religion na Catholic. Tanong ko lang kung gaano ba ito katotoo. Religion, re? Yes, bro. Ano yung tanong, bro? About sa par yata yun, bro? About sa parang spiritual... Gano'n daw katotoo na dahil sa under persecution ng Christianity noon, ang language ng Latin na kanilang ginagamit bilang secret language. yun yung sabi ni kasi yung mga ano Romano nakakadindi ng Latin yun eh. Wala yun, sister, huwag ka maniwala doon, no, na ginagamit ang Latin nung unang panahon. Kaya nakandi, sabi nga ni Sir John Joe na kagabi, ang lingwahe ay nag-i-evolve depende sa panahon, no, sa panahon ng mga apostol, panahon ng Panginoong Hesukristo, ang under or ano ang mga tao noon, no, lalo na doon sa panahon nila, sa lugar nila, ang sila ay influence of Greek or itong tinatawag na Hellenistic culture. Kaya more on Greek sila magsalita doon. Then nung naghari naman ang mga Romano, doon na naman nag-umpisa ang Latin. Pero hindi dahil doon ay kaya nagkakaroon na ng yung sinasabi mong ano, lagi nagamit sa pag-ano, hindi. Ang Latin, naging language of the church talaga siya. Nung nag-reign na ang simbahan, no, nag-declara ang simbahan na magiging language of the church ang Latin. So, yun ang pinaka-reason. Hindi yun dahil gagamitin na sa panggagamot. Sister, oo, yan. Narinig ko yan sa kanya kasi yun daw kasi pinapapatay daw yung mga ano noon Catholic dahil ano ayaw ni Nero na ano mag ano worship sa Panginoon. Yeah, ano tapos sabi, ewan ko kung saan niya yun nakuha. Narinig ko lang yun sa ano niya yung noon before pandemic pa ito ah, before pandemic. So naisip ko lang ngayon na naalala ko yung sabi ng taong yun sa YouTube niya. Na ano, pero sabi niya dati daw siyang pari, tapos lumabas siya, nag-asawa, tapos sabi niya dati siyang pari. Oo. Pinsan oo, lang yan, pinsan lang yan siya ni sister na sa hindi totoo. Oo, sabi niya pinapakita kaya niya na nagmimisa siya. Pero alam narinig na ninyo yung pangalan na yan, nasa YouTube siya. Na taga. Sino si Padre Archie? Hindi. Ano, Jean yung pangalan niya. Sige lang, sister. Basta ang importante dyan, sister, kung ano yung turo or aral ng simbahan, doon tayo, sister. Yun ang sabi niya. Yun lang tanong ko kung gaano katotoo. Pero, okay, salamat, bro. Salamat, bro. Salamat sa lahat. Thank you. Okay, thank you, Ate Meg Silva. At basa muna ako dito ng comment dahil may comment dito na ano eh. Na parang na ano. Dyan na si Bro Wendell, Bro Tata. Bro Tata, tres natin. Wala si Bro Tata. Oh, wala. Kasi may tanong kasi dito, Bro Jando, baka kaya mong sagutin. Galing kay Agricula Roja. Sabi niya, Bro Jandre, pwede mag-ask. Yung upahan namin may store.
pwede mag-deliverance kahit ang kasama ko ay dating daan at born again? Mag-deliverance siya sa baha, sa ano ka? May inuupahan sila. Inuupahan sila. Tapos, may tindahan. Yung tindahan sa kanila ba yon? Yan ang hindi ko alam. Hindi naman niya sinabi dito. Pero sabi niya dito, may upahan. Ah, may upahan sila. Aba, abe, Brother John Ray, pwede mag-ask. Yung upahan namin, may store. Ah, sila may upahan. Tapos sila may tindahan. May yes. Oh, sila may-ari. Pwede mag-deliverance kahit ang kasama ko ay dating daan at born again? Yes, kasi pagmamay-ari nila yung lugar, teritoryo ngayon, at nangungupahan lang ang dating daan doon? Oh, no. Parang ganun, parang ganun. Sila ang may-ari, pero yung nangupahan sa kanila, born again, o din at saka dating daan? Nangupahan sila doon, sila ang, hindi nila kailangan na kayo ang kontrolin. Pagmamay-ari nyo ang lugar, gawin nyo ang dapat nyong gawin para sa lugar nyo yun. Kung hindi matanggap ng dating daan yun, hindi, mali sila doon. Namin lang nangangarap na upahan eh. Ayun, brother, bato, or sister, or kapatid na agricultural was, pwedeng-pwede daw pag kayo ang may-ari dahil nasa inyo ang natural authority. Okay, ito naman is, meron naman komunito from Mart Fernandez. Sabi niya, magandang gabi mga kaabag. Ang vulgar language, hindi yan Latin. Eh ano ba ang vernacular language nung panahon ng Council of Trent? Natawa nga ako gabi kasi. Gabi ko lang nalaman eh, yun pala yun. Oh, eh nilabas na nga ang dokumento eh. Ito, labas din ko. At yung mali yung dokumento kanina from... Sige, maganda yun, Brajanda. Basta, huwag mong kalimutan, sindan ako dun, Brajanda. Walang problema. Sinasabi dito, ayan o. Liturgical use, nanunog ba Mark Fernandez? Liturgical use varied from place to place, from period to period. The earliest liturgical language was Aramaic, the vernacular of Palestine. Talaga naman na Aramaic ang ginamit ni Kristo eh. Nung si Kristo ay pinako sa krus, sabi niya, Eli, Eli, lema sabachthani. Ayun ba yung lingwahe, ano ba yon? Yun ba yung lingwahe ng Latin? Yung babae na ano na muli niyang binuhay, sabi niya talita kumi. Oh. Yun ba ay ano? Yun ba ay Latin? Di. Yung raka bro dyan do, raka ano yun? Raka. Oh, yung raka. Oh, yun ba ay ano? Yun ba ay lingwaheng Latin? Hindi. Aramaic 'yun. Kaya nang si Kristo nagsagawa ng pinakaunang misa, hindi siya gumamit ng Latin. Bakit? Di naman mga Latin speaker yung mga apostolo nandun eh. Sintido ko mo naman, hindi siya gagamit ng Latin kasi hindi mga Latin speaker yung nandoon sa ano sa Last Supper. Hindi sila mga Latin speaker, so hindi siya gagamit ng Latin. Tapos, then Greek came into general use. Bakit? Ayaw nga sa gawa, si Apostle Pablo nakipag-debate sa mga Greco-Hudyo. Yung Greco-Hudyo na yun, mababasahin mo yun sa, ano, sa ibang sali ng Biblia, Greek-speaking Jews. Mga Hudyo na nagsasalita ng wikang Grego. Kaya ang Grego ang siyang naging kasunod na general use. Yun naman ang naging vernacular language ng Misa. Una vernacular language is Aramaic. Tapos, naging vernacular language niya is Grego. And about the end of the second century, Latin was introduced in the West. Ngayon, nung panahong sinulat yung ano ba ang vernacular language nun? Di ba Latin? Sabi niya sa kanyang comment, sabi niya na ganito. Sabi niya, hindi yan Latin. Ibig sabihin ay vernacular language. Ay ang living language, hindi ang dead language. Ang Latin ay isang dead language sa panahon natin ngayon. Ang Latin language is a dead language. Pero nung panahong ito, ano bang vernacular language? Wala yan sa isip nyo, hindi ba? No, wala sa isip nyo yan. Kasi ang nasa isip nyo, kung ano yung ngayon, ganun din dapat yung noon. Mali. Sa ating panahon ngayon,
dead language na ang Latin. Pero sa panahon na yon, hindi siya, nilagay pa nga sa INRE, di ba? Sa INRE, tatlong lingwa yung ginamit doon. Grego, Hebrew, at saka Latin. O dead language ba yun? Sa ating panahon ngayon, ang Latin, dead language na. Pero noong unang panahon, hindi dead language yan. Kaya sinabi na nga dito sa referensya, yan o. At the end of the second century, Latin was introduced in the West. Paano ka mag-i-introduce ng dead language? Nag-iisip ka ba, Mark Fernandez? Tapos sabi niya, meron na kayo pala mga dokumento. Pasok kayo mamaya sa live ni RJ Seno para malaman na ang totoo. Welcome kayo mamaya 10 PM. Pababukulang ito sa kanya kung hamang hindi tayo marinig. Marinig. Oh? Papapasukin mo kami sa programa hindi kami narinig, naririnig. Nung kami nag-usap, private meeting yon ni live ni RJ Seno. Pero hindi narinig ng mga viewers niya kung paano ko siya tinatanong. Sigurista rin si RJ Seno. Ayoko sana nabanggitin ang pangalan. Binanggit ang pangalan eh. Oh, ayoko sana nabanggitin ang pangalan. Binanggit ang pangalan eh. Gusto niya kami pumasok doon. Bakit? Naririnig ba kami doon? Hindi kami naririnig doon. Nireview ko nga yung ano niya eh. Kasi sabi ni ano ni Aljan, bro, nagla-live yan bro. Oh, nagla-live pala to. Nireview ko yung live niya. Aba, hindi kami marinig. Ah, ganun-ganun na siya, oh. Oo. Oh. Ah, hindi. Ay, teka. Ah, basta, ganun si ano, RJ Seno, wala ka naririnig sa live niya. Papasukin mo kami sa programang hindi kami naririnig sa live. Mukha ba naman? Sabi naman niya rito, narinig ko sa kabilang programa ni Bro RJ, nakapasok na siya dati sa PPP. So ngayon, pag siya magtanong, ay magbabalik siya sa PPP. Pero pag PPP ay magtanong, dapat si Jando papasok sa Kulo Kabildo programa ni Bro RJ. Aba, sino ba nagko-control ng programang ito? Si Seno na? Hindi. Sa programa dito, pag may nagtanong, sasagutin. Pag yung nagtatanong kumukontra sa sinasagot, kailangan siyang tanungin for clarification. Hindi pwede na hindi siya piling tanungin. Yan ang ano dito. Kapag, alimbawa, Katoliko, kumontra. Tanong ko sa iyo, brother, ganito. Yes. Bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sabi naman dito na, wala kaming Diyos-Diyosan, bro. Anong wala? Meron kayo. Wala nga eh. Anong wala eh? Diyan, dami nyo ano dyan eh. Dami nyo rebulto dyan eh. Hindi naman Diyos-Diyosan niya. Ano hindi Diyos-Diyosan? May mga mata, hindi naman nakakita. So kapag kumontra ka sa sinasagot sa'yo, kami ang magtatanong ko kontra-kontra ka, natural. Kahit sa dating daan, ganun din eh. Nang may nagtanong sa kanya, ang banal na halik po ba ay beso-beso? Sabi niya, hindi, beso-beso. Sabi niya, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? Sabi nung INC. Si Soriano naman, dahil kumontra siya, sabi ni Soriano, bakit? Naninindigan ka ba talaga beso-beso banal na halik? Sabi niya, ay huwag niyo po kung tanungin, programa niyo po ito. Kasi pag ako lang nagpahayag rito, magiging programa ko na ito. Mali, kinaklaro lang kasi kumukontra ka. Kung ayaw mo palang tanungin, for clarification, huwag ka nalang kumontra. Ayun. Yan ha? Tapos, papasukin daw ako, pag ako daw magtanong, papasukin daw ako sa Kulo Kabildo niya programa na hindi ako marinig. Hindi ako marinig doon. Kaya, yeah. Mas maganda na ano, kung pumasok si Sir John Jonah, magtanong siya. Pwede siya, tatanggap ko siya para magtanong eh. Pero once kumontra siya, hindi pwede na hindi siya pwede tanungin. Kasi kumontra siya. Hindi pwede yung ganun. At, hindi niya ako didiktahan sa programang ito dahil ako ang may-ari ng programang ito. Kami sa Puto Por Punto team ang may-ari ng programang ito. Hindi pwede na kung sino lang ang pwede mag-control. Sino yung dati yung ano, pinaalis ni Padre kasi ano, kasi may plano control ng programa. Si ano yata yun, si Manding. Pinull out ni Padre. Sinabi na nga mabukas ka ng camera, ayaw mabukas ng camera. Tapos pag tinatanong, ayaw tabingin naman kung sumagot. Kaya pinaalis ni Padre. Hindi naman pwede na siya yung ano eh. Siya yung ano doon. Okay? So, next naman tayo ngayon.